kalagitnaan ng Agosto sa kasalukuyang taon. Mabilis na nakubkob ng mga Talib ang buong kalupaan ng Afghanistan, maliban sa isang probinsya na tumutol sa nasabing gustong paghahari ng mga Talib sa kanilang bayan, ang probinsya ng Panjshir. Maraming opinyon ang lumabas at isinisi sa Amerika at iba pang mga kaalyado nito na mga taga-kanluran ang pagbagsak ng Afghanistan. Maraming mga sibilyan ang naapektuhan sa ganitong kaguluhan. At isa na dito ang Pilipinong OFW na si Glenn Joseph Gumpal. Paano siya nakatakas mula sa mahigpit na pagbabantay ng mga Talib? Tunghayan ang buong pangyayari. Paano nakatakas ang Pilipinong accountant na ito sa mga puwersa ng Taliban sa Afghanistan? Ang 71 na taong gulang na accountant na si Joseph Glenn Gumpal ay ginugol ang 11 taon sa bulugod sa digmaan ng Afghanistan ay ang pinakatuktok na taon ng kanyang karera. Ang huling pwesto ng Cavitino kung saan nanatili siya sa nakaraang 9 na taon ay bilang direktor ng finance ng Saladin Security Afghanistan Limited, isang security agency ng British. Nagselbi din siya bilang miyembro ng lupo ng mga direktor ng kumpanya. Ang pamayanan ng Pilipino sa Afghanistan ay may ideya na sa plano ng Estados Unidos na bawiin ang mga tropang Amerikano sa bansa mula pa noong panahon ni Obama. Ngunit sinabi ni Gumpal na hindi nila iniisip na ito ay sanhi ng alarma sa pag-aakalang magtatagal pa rin bago ipatupad ang isang plano. Gayunpaman, sa panahon ng pamamahala ng Trump, nabawasan ang bilang ng mga tropang US. Ang takot ay nagsimulang magtakda noong Abril ng taong ito. Sabi ni Gumpal, nang itinakda ng presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden ang kumpletong pag-atras ng puwersang Amerikano sa September 11, 2021. Ilang sandali lamang, nagsimulang hilain ang kanilang mga tropa, ang mga kasapi na bansa ng North Atlantic Treaty Organization or NATO. Ang giyera ay nagsimulang sumabog ng mas maaga sa Afghanistan kaysa sa inasahan ng mga Pinoy. District by district, day to day, may nakukubkob ang mga Talibans. Nag-domino effects na. Pagkatapos, kinubkob ng mga Taliban ang Kunduz, kung saan matatagpuan ang paliparan, sumunod ang Kandahar at ang Jalalabad na malapit sa kabisira ng lungsod ng Kabul. 14 ng Agosto, nakarating ang balita kay Gumpal at sa kanyang mga katrabaho na British na ang mga Talib ay kinuha ang istasyon ng pulisya sa District 7. Nangangahulugan ito na ang mga puwersang Islam ay nakapasok na sa Kabul. Nang mapanood nila sa telebisyon na ang Pangulo ng Afghanistan ay nakikipagnegosasyon sa mga Talib, ang iba ay natuwa para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Agosto 15 ang napag-usapan na handover ng gobyerno sa mga Talib. Kinuha na nila ang Kabul, ngunit ni isang shot ay hindi pinaputok, walang engkwentro. Bandang 5 ng hapon, napanood din nila sa balita na tumakas na si Ashraf Ghani, ang presidente ng Afghanistan. Nang marinig ang balita, nagsimulang pumalakpak ang ibang mga tao. Ito ay isang inaasahang turnout. Nagpoprotesta na kasi ang mga tao sa labas na upang maiwasan ang pagdanak ng dugo, umalis na lamang si Ashraf Ghani. Kinagabihan, nagsimula na ang gulo. Nakita nila Gumpal na ang mga Talib na ang namamahala sa mga checkpoints at mga istasyon ng pulisya. At nakita din nila na ang mga tropa ng US sa Kabul Hamid Karzai International Airport, ang mga lalaking naka-uniforme ay sinasabing tumulong sa pullout ng mga miyembro ng US Embassy. Ang mga sibilyan na nais tumakas sa bansa ay dumagsa din sa paliparan na nagdulot ng kaguluhan. Nagpapaputok ang mga sundalo para ma-disperse ang mga tao. Umabot yung ganong sitwasyon ng 3 araw. Ang mga puwersa ng Talib na hindi pinapayagan sa loob ng paliparan ay nakikita din sa paligid o sa perimeter ng terminal. Nagbabantay na din sila doon upang pigilan ang mga tao na pumasok. Nagumpisa na din silang magpaputok. Nakatanggap si Gumpal at kanyang mga kasamahang British na tawag mula sa security manager ng Kabul Serena Hotel.
Ang hotel ay isa sa mga establishmento na pinagsisilbihan na kanilang security agency ay nasa ilalim na ng mga talib, na nangangahulugan na ang Darya Hotel ang susunod. Nung mabalitaan nila iyon, nag-impake sila kagad kung ano-ano ang madadampot nila. Si Gumpal at ang kanyang mga kasamahang British ay agad na nagtungo sa gate ng Darya Village upang makatakas, ngunit ang commander ng Taliban at ang kanyang mga armadong kalalakihan ay naroon na at nagsimulang barilin ang mga empleyado ng hotel na tatakas na. Nagkaroon ng palitan ng putok ng baril. Ngunit nang mapagtanto ni Gumpal at ng kumpanya ang ilan sa dating tauhan ng Darya Village ay mga Taliban na, nagpasya na silang umalis. Dumaan sila sa gilid ng klinika, umakyat sa bakod na 12 talampakan ang taas, maraming mga barbed wire. Tumakas sila papuntang Baron Hotel. Nanatili sila sa hotel ng ilang araw. Iniwan siya ng kanyang mga kasamahang British noong Agosto 17 dahil sa kakulangan ng mga dokumento. Naiwan na akong nag-iisa doon, pero hindi naman ako natakot kasi may inaantay naman kaming repatriation schedule ng Philippine Embassy, sabi ni Gumpal. Patuloy naman ang kanyang mga komunikasyon sa iba pang mga Pilipino at nagbibigayan sila ng ideya tungkol sa mga schedule ng flight. Nakarating din sa kanya na nahihirapan ang Philippine Airlines na makakuha ng landing clearance. Hindi makalapag sa palibaran ang Philippine Airlines dahil puno ng tao pati ang runway. Ang daming tao sa tarmac, kaya hirap na hirap sila magka-schedule ng repatriation flight. Agosto 18, nakatawag ang OFW mula sa Embahada ng Pilipinas na ang isang flight na pauwi ay aalis sa loob ng 45 minuto. Sumugod si Gumpal sa paliparan habang pinapaalam din sa ibang mga Pilipino ang tungkol sa pagkakataon. Ngunit nahihirapan ang lahat na pumunta sa paliparan. Ang mga kalye ay puno ng mga Talibans. Gabi na nang marating na maraming mga Pilipino ang paliparan, kaya hindi umabot sa flight. Maya-maya lamang napag-alaman ni Gumpal ang isang pangkat ng mga lokal na sakay ng isang C-130 British military plane. Sinabi sa kanya na kumuha ng pwesto sa pila at ginawa niya iyon. Kasama niya ang isang backpack at isang piraso ng malita. Ngunit dahil 10 kilo lamang ang pinapayagan sa sasakyang panghimpapawid, kinailangan niyang iwanan ang mga bagahe. 200 lamang ang pasahero ng naturang eroplano na papunta sa Dubai at si Gumpal lamang ang Pinoy. Naupo sila sa sahig na walang masandal sa tagal ng 3 oras. Nakaupo sila sa sahig, nakakapit sa lubid, dikit-dikit, walang face mask. Ganoon din ang sitwasyon nang makarating sila sa airport ng Dubai, ngunit binigyan sila ng kumot at ng pagkain. Natulog sila doon. Magdamag silang nanatili sa paliparan at kinabukasan, sumakay sa isang chartered Spanish flight na papuntang UK. Dumating si Gumpal sa UK, Agosto 19. Ipinaalam sa kanya ng Embahada ng Pilipinas tungkol sa isang nakatakdang paglipad patungong Maynila. Sumakay siya sa isang flight ng Philippine Airlines noong hapon ng Agosto 24 at nakarating sa Manila umaga kinabukasan. Nang tuluyan na siyang makarating sa Maynila, sinabi ni Gumpal na hindi pa rin siya makapaniwala sa pagsubok na kanilang dinaanan. Paano ako nakalabas doon ng buhay? Iyon ang nasa isip ko. Iniwan ako ng mga kasamahan kong greatest. Sobrang papasalamat ko sa Panginoon. Paano ako nakalabas ng buhay? Kwento ni Gumpal. Nag-aalala si Gumpal sa mga natitirang Pilipino na naiwan sa Afghanistan, ang mga na-strand at lalo na ang mga ayaw pa ring umalis dahil sa mga personal na kadahilanan ay makukumbinsi na iwanan ang war zone. Nakakatakot kasi kapag ipatupad ng Taliban ang Sharia law, baka hindi kayanin ng mga babae doon. Karaniwan pa naman sa mga naiwan ay mga babae.